Dito po sa picnic group si Evelyn. Picnic group. Yung feel na feel ko yung place. Talagang in-enjoy ko yung paglalakad dito kasi fresh na fresh yung hangin. Ang sarap huminga. At saka morning pa yan. Parang ano lang siya eh. I think 8 o'clock. Mga ganun. So ang sarap maglakad. Uy! Aba! Tingin mo na! Tingin mo na! Aba! Tinawid kasi namin yun eh. Nag-park kami ng motorcycle niya sa ano. Dun sa may horseback riding na place. Tapos tumawid kami, bumaba. And then, ayun, nandito na kami sa may malapit na to sa pinaka, yung mga villa-villa doon na picnic groves. Agod. Pinatay mo na. Dito ah. Oh, this is time. Ano, vlog ayan. Hey. And this is our first morning in Tagaytay. So, we enjoy the place. I mean the condo. Its location, which is Taal View. And since we are on the 16th floor, medyo maganda talaga dun sa may taas. But then, eto ako, takot na takot talaga ako. Hinihila niya ako sa labas. Hindi ko talaga kaya. Kasi talagang parang mahuhulog ako. Yung fear of height ko talagang kapag pala nagkakaedad, mas nagiging ano siya, parang active. So, siya na lang mag-isa. In-enjoy niya yun. Pinipicturean ko lang siya. In-enjoy ko na lang yung pagkain sa table. And thanks God, we both enjoyed the place and of course each other as companions. Actually, this is my first time and his first time too. Good thing, successful naman yung stay namin. Kasi nga, we enjoyed naman our 3-day stay here. And getting ready, we prepared ourselves for that pasyal. We have our face mask and then, yun nga, wala namang kaming isasakyan kundi motorcycle. We have our helmets too. And took some pictures before we go. And we decided Picnic Grove as first of our itinerary. Parang may itinerary. So these pictures are taken from there at the Picnic Grove. Medyo luma na kasi as you can see may mga rust na yung mga railings. But in still, it's the Picnic Grove that I had been 20 years ago, yes, 2002, when I was still in Our Lady of Assumption School in Cabuyao. So, sumakay kami sa kabayo both, magkasama. Ayan. Gusto niya daw kasi ipa-frame yan. So, go. Di naman ako takot dyan. Pero I had experience before when I was elementary. Nahulog kasi talaga ako sa kabayo. Nabali yung buto ko, yung collar bone ba yun? Ayun. Then, ayan. Gusto niya din na
both kami tig-isang kabayo. Ang gaganda nung kabayo nila. Pumili kami ng pogi. Kaya nga, actually, kaya ako sumakay. Kasi nakita ko yung kabayo pogi kaya. And then, ito talaga yung pitong puntahan namin before. Yung may mga, ano, para bang, ano bang tawag dyan? Yung mga covered na mga maliliit na parang bahay-bahay. Villa-villa ba yan? I don't know how it is. Mas maganda kasi morning pumunta dyan. It's a form of exercise na rin. Medyo malayo ha, from dun sa ano, dun sa may mga horseback riding na ano, tapos dito sa may mga villa-villa, malayo yung pagitan nila. That's why ang layo rin ang nilakad namin. Pakabila, tumawid kami sa kabila. Tapos bumaba kami dito sa may parang mga villa-villa nga, tapos umakyat kami dyan sa pataas na yan. So medyo malayo rin. So maganda kasi mainit. And the changes lang na nakita ko is yung mga ano, mga bilihan ng mga souvenirs, parang mga new buildings na siya. Tsaka medyo madami. Hindi ko na lang siya kinunan kasi nalibang din kami sa pamimili ng mga souvenirs na gusto namin. Kala mo naman ang dami, konti lang. Ang mas importante is yung souvenirs ng place. Kaya we take pictures. Sa likod ng white na yan, nandun yung bagong buildings ng mga souvenirs. Ayan. And ayan na. Kinaya ko yan na. Mas malaki pa yung tiyan ko sa tiyan ng kabayo. Mabait kasi yung kabayo. Type na type ko yan ng bata ako eh, yung maganyan. Pero hindi ko kasi kaya. Tsaka yun nga, nahulog ako talaga dyan. Eh, parang ito yung tinawid namin. Ano, may mga puno. Or pictures pa rin. Taal Lake View. Yan. Ang yabang ng kasama ko eh. Kala mo gwapo, kala man laki. Ano nung style eh. Yan. Hanggang sa maubos. Sabi ko ilapit. Parang yung hawak ko yung taal. My God, ang layo. Sorry for these captures. Oops, balik. Pero ito talaga yun eh, ito talaga. Yan. Kunyari sweet. Kunyari sweet at sweet pa rin. Whoops. And we enjoyed it. And then, ano na, Palace in the Sky na kami. Before, ewan ko lang kung anong tawag na ba ngayon. Nalimutan ko tingnan eh, malilimutan rin talaga. Sabagay, mga panatili ang pag-imahal sa walang bayad. Pero mahal naman. Tapos ang isa-isa. Mga turista. Taas pa nung lalakarin namin, pataas talaga. Ayaw nyo sumakay ng jeep kasi mahal daw. But then honestly speaking, talagang medyo tumalang ano, Palace in the Sky. Parang hindi siya masyadong na-maintain. Kasi nung pumunta ako dito before, maganda pa talaga to. But this time, parang ano na siya. Medyo talaga may pagkaluma na. And then, kailangan siyang i-makeover. So, in-enjoy na lang naman yung tanawin talaga dyan. Nakitang-kita yung view. As in, maganda talaga. Yan. And then, ayan. Yan ang Batangas. Capture na lang din kami nang nag-capture. Agali. May mga stores pa rin. May mga souvenirs. Ang i-enjoy mo lang talaga is yung location niya. Which is, I guess siya yung pinakamataas na part ng Tagaytay na makikita mo yung buong view ng Taal and other ano parts ng Tagaytay.
Samplaga. And welcome back to my YouTube channel. Tatuwa lang talaga ng motor. Ano? Tsaka driver. Pag wala kong driver, hindi ko. Hindi na rin kami masyadong nagtagal dito sa taas. Bumaba na rin kami agad. Yan, in-enjoy lang talaga namin yung view.